you must admit and you must confront yourself that my life is not what I want to be. Yeah. Okay, and some people always hear, okay lang naman eh, gusto ko lang mang simpleng buhay. Oh, yeah. But the whole truth here is, it's not okay. Mm-hmm. Yeah. Naman. Yes. Because you know you deserve better. You know you deserve extraordinary life because that's who you are. Yes. Mm. Except that we settle for just okay lang ako, which is not really okay. A lot of people would say comfort zone. But here's the thing. It's not comfort zone, it's shitty zone. Yes. Welcome to TEAMAWA Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. In this podcast, we talk about self-development in terms of your finance, relationship, career, and of course, spirituality. And in this episode, guys, sobrang excited namin. Yan. Sobrang excited namin. Yeah, ito na. Ito na. Ire-reveal na namin sa episode na to, no? Mentor reveal. Yeah. Ang lagi naming pinag-uusapan, binabanggit, like, siguro tuwing nag-shoot kami ng episode, nasasamid tong taong shout to. Shout out lagi. Kasi lagi siya na-shout out. Kasi totoo naman. Correct. Na kung ano man ang result na meron kami in terms of health, relationship, lalo lahat. Na finances. Correct, correct. Ay nako, dahil sa taong ito, sobrang ako talaga, utang na loob ko dito, napakalaki. Yes, sir. At hindi lang siya basta mentor, but I consider him as my rich dad. Yeah. My second father. Diba? Kaya excited kami. Pwede. Kayo ba, ano bang masasabi niyo bago natin siya ipakilala? I guess for me, hindi lang tayo, brother. Napakarami ng naapektuhang buhay nito. Not just limited to the people around him, but also in the social media space. Mm-hmm. No? Very sikat na to ngayon. Influencer na talaga. And happy lang ako na nandito siya ngayon kasi for sure, kung tayo-tayo pa lang, happy na yung naikinig. Eto pa, dumagdag pa. For sure. Maraming 10X yan. Dropping wisdom. Yes, sir. Diba? In this quote episode. Quote by quote. Diba? Ako naman, sobrang excited ako. Kasi parang laki ng pinagbago ng buhay ko. Lalo na dun sa point na rock bottom. Mm-hmm. And dito, kay mentor. Hey, dito ako na, parang, tawag sa ganoon, crossover, yung crossroad. And dito, nung nakilala ko siya, ang dami ko natutunan and doon nagbago talaga yung buhay. Yeah. Diba? Ikaw, parang hindi excited sa busy ito. Anong hindi? Ako, excited ako kasi si Coach Russ for me is may walking vision board. In terms of relationship, sa akin, recently got married pero before that, I made sure na inayos ko rin yung other relationship. Bakit? Kasi ganun yung tinuturo niya eh. And kapag ka nagkaroon na tayo ng pagkakaayos doon, sumusunod yung iba as a result, even the finances. Yeah. So, huwag natin patagalin. Introduce na natin our life coach, our mentor, our manager, our rich dad, Coach Russ Juson. Yay! Alam mo, palakpakan dyan, pero, boss. Palakpakan. Ito ako kalin, ito yata. Mali. Thank you. Grabe. No, kilig na kilig ako habang pinapakinggan ko lahat nung sinasabi nito sa akin kasi that's also speaks a lot about who you are, who you have become. Because how you see me is how you also see you. And I'm excited for you guys and I'm proud, no, that finally pinagbigyan niyo ako, na siningit ko yung sarili ko. Nakasali ako dito. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kung hindi pa ako nagpasalubong galing ng Dubai, hindi niyo ako sinama dito. Diba? Matagal yun yung totoo eh. Diba? Hindi. Hindi nga kayo nag-appointment. Pagkagising ko, available ka ba ngayon? Oo naman. Diba? Actually, hindi. Hindi. Kaso lang, ramdam ko, magiging guest na ako. Diba? So, diba? Happy ako. Na napagbigyan niyo ako na nandito ako ngayon. Actually, Sob, hayaan mo kami mag-explain. Ayan. Siyempre, binibuild muna namin yung fanbase, following. Kasi gusto namin pag-reveal sa'yo at may mga nakikinig na. So, tsaka kasi kapon nakita ko na 233 na, no? Yes. So, 234 na ngayon. Yeah. Diba? But yun, no? Sobrang excited kami. Thank you very much at naging guest ka namin ngayon at
sa episode na to, guys, gusto namin siyang i-share sa inyo, no, kung ano yung mga natutunan namin sa kanya. Gusto namin ma-share sa inyo at sa kanya mismo manggaling. Kasi yung mga natututunan nyo sa amin, sa totoo lang, majority nun, mataas na percentage nun, eh, mga nakuha lang namin kay Coach Russ. Diba? Yung mga principles and mindset and the success formula. At yun yung pag-uusapan natin dito, no, Coach? Maybe you can share with our listeners, ano ba yung success formula mo? Bakit sobrang successful mo in all aspects of life? Hindi lang, guys, sa finances, but in health, kitang-kita naman, guys. Kita naman, no? Kita naman, no? Ayun, ayun, no? Relationships, win-win. Bloated nga, di ba? Bloated pa yan. Partida. In relationships, win-win. Lahat ng relationships sa paligid niya. Yeah. Of course, spirituality. Grabe, parang limang oras na yata nagme-meditate to si Sobras, no? Ano ang gumising, Coach? Ano ang gumising, Sobras? Ayun. 3 a.m. Diba? Walang alarm. Walang alarm. Wala. So, yun yung i-share mo sa amin, Coach. But before you share that, maybe para mas makilala ka ng mga listeners namin, sino ba si Coach Russ? Tito Boy na naman. Magkwento ka. Ano bang version? Yung 1 hour version? 30 minute version? Ikaw bahala. 2 minute version? Ikaw, sige. Kahit ano. Sige. Right now, sino ako? I just love to grow myself to the best possible way I can, so I can serve the people who needs the guidance that I have, because I'm just so proud, no, that I started early on stage in my life all the disadvantage, no. Una na yan sa itsura, no, believe it or not. Ang laki na nang ginawa po nito kahit tayo maniwala. may budget may budget kasi, diba? Pangalawa, in terms of, again, finances, di ba? Kasi ako yung taong lumaking, talagang feeling ko bobo ako, pasang-awa. And siyempre, alam natin, pag hindi magandang grades mo, hindi rin magandang school mo, hindi rin maganda ang kitaan mo. Yeah. So, lahat ng disadvantage, but siguro pinaka-disadvantage sa akin is really feeling lonely a lot of times, because ako lang yung bata sa 70s, wala yung magulang. So I maybe did not feel love, and therefore I am looking for love from somewhere, and it was a pattern that was not working in my life, no? And buti na lang at age 35 I was very successful financially, but it was also the deepest, darkest of my life that I didn't want to live anymore. Yeah. And the best part around it is, you know, I was able to talk to a life coach, and that's why I'm doing life coaching right now after 16 or 17 years for my first time life coaching, because it allowed me to see my life, understand yung totoong formula ng success. No, kaya I'm just happy simply because I do nothing right now except to really learn and grow every day to hack life so that I can hack my own life and support other people to hack their lives. Nice. Ang ganda lang nun, no? Kasi especially sa mga listeners natin, no? Kasi nga, ang tagline niya natin, move from being level. A mediocre to the next level of your life. Yeah. Eh. So meaning to say, a lot of successful people, hindi naman yung pinanganak successful na agad. Eh. Correct. Diba? Nasa tugatog na agad ng tagumpay. Eh. A lot of mga successful people na kilala natin, nag-start nga, katulad ni Coach Ross, disadvantages sa buhay. Pero with the growth, no, na in-embrace mo throughout the years, no, possible talaga maging successful, eh. Wala siya sa sitwasyon ng buhay mo, wala siya sa kayamanan mo as of the moment or whatsoever. It's just that pinili niya na, pag-aralan ko to at matutunan ko to at i-apply niya rin sa buhay niya. Yun yung para sa akin pinaka-importante dun, eh. Correct. At hindi ka, Coach, galing sa sobrang yaman na pamilya, di ba? Middle class. Sakto. Sakto. Sakto lang. Hindi naman hirap na hirap, hindi rin mayamang mayaman. Sakto lang. Okay? Most important part there is, I know meron kami, kaso lang yung scarcity mindset ng nakapalibot sa akin, ang lalim. That's why, ang daming fear. Ang daming worries. And bit-bit ko rin yun. So again, if success is you define about yaman in terms of finances, it's never about the amount of money that you have, but it's about the excitement you have that money is always available, or the fear that you have that I might lose this money or money might not be available for me.
So that's where I understand that it's all about how we think, mm-hmm. consciousness, that buti na lang, no, I stumbled upon personal development as early as 21-year-old. Bata, no? Oh, oh. Pwede mo bang i-expound, coach, paano, anong ibig mong sabihin that yung kinalakihan mo na sakto lang pero meron niyang scarcity mindset and then paano ka natulungan ng personal development na ma-overcome yun? Again, nakita ko, no, tumira kami sa isang malaking bahay. Parents ko, very religious. No? So, kami lang yung time na yon because my dad was the first and only dentist at in the 70s. So, ibig sabihin, angat kami ng konti sa mas marami. No? Grabe, no? Wala pang anesthesia niyan, no? Wala pa. Siguro. No? Sinulid lang. Pagbunot, sinulid lang. Hindi. Kailangan may door. Katali mo sa So, meron kami mga magandang sasakyan. Pero pag simbahan na, meron kaming ilalabas na sasakyan na pangit. Kasi nga, yung belief system ng church namin is blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of God. So, so again, siguro at that time na introduce sa akin, pag may pera ka, guilt yan. Kasi blessed are the poor. Diba? Okay. Tapos naalala ko pa, nung malita ko, meron kaming play, no, yung Lazarus and the rich man. No? Tapos sinabi daw, no, na bago daw makapasok yung taong mayaman sa langit, kailangan mo naman dumaan sa butas ng karayan, pwede pa yung camel makapasok. So, can you imagine, no, na yung pagiging mayaman financially? Again, not that was wrong, but that was the interpretation that we had as growing up. Correct. So, I know we had something, but it was not felt because, again, there's so much fear, there's so much doubt, there's so much worry thinking about money. Okay? I think pinakamalaking paradigm shift sa akin, kasi binugbog ako ng kapatid ko, for third year college. Okay, so there's no way for me to live in our house. Then umalis ako, lumayas ako. Okay, and then lumayas ako, hiwalay kasi parents ko, humingi ng tulong sa dad ko. Sabi ko, dad, umalis na ako sa amin, kailangan ko ng panggalaw. So pumayag naman siya, binigyan ako allowance, so naghanap ako ng matirahan. And ang first kong natirahan is a dormitory na hindi ko alam, okay? Yung mga roommates ko, housemates ko, are the rich kids of, not from Davao, but from other cities. So doon ko nakita, uy, may yaya, may malinis, may driver. Wow. As early as below 20, nakita ko na meron palang ganitong mundo. Doon ka nag-expand. Doon pa lang, okay? So yun yung advantage ko ngayon, no? Kasi ang kotse lang namin at that time, no, teenager ako, yung Volkswagen na bago umandar, tulak mo. Kotse pagong. Ito yun. Ngayon lang ako nakakita ng Nissan Patrol, yung malalaki dati. Uy, grabe. So pag sindus ng Nissan Patrol, meron pang Land Cruiser, yung malilit pa lang before, na may backup. Sabi ko, wow, ano to? So doon pa lang na-expand ako. Grabe. Now, nung pagdating sa province, nagulat ako yung papasok, puro puno. Sabi ko, wow, gusto kong ganito. Pagdating ang laki ng bahay, sabi ko, wow, eto na. And then, the first thing that I realized, at hanggang ngayon, alam mo naman, that clear space, clear house, clear environment, means abundance. Agree. Doon pa lang. No? That's why if you notice, nung may office pa tayo, if you look at my space, sobrang walang gamit, sobrang maliwalas. So kaya mo yan na-realize dahil dun tinurusin nila sa'yo? Hindi, nakita ko. Nakita niya. Nakita mo. Oh. So again, you pick up something, of course, number one, it's taught. Pero pag walang nagturo sa'yo, experience. Nakita mo, naramdaman, oy, okay to. Dun pa lang okay now, importante, kailangan clear at maliwalas yung environment mo kung saan ka nakatira. Kasi yung nakikita ko eh, diba? Tignan natin, no? Sogo, diba? Lagi ka dyan. Hindi. Uy. Tee. Oh, ano yan? Hindi. Victoria. Victoria ko. Magkano Victoria? 24 hours. Hindi ko natanda eh. Ganun panahon mo. Wala lang Victoria ngayon eh. Wala diba? Na ata eh. Wala na. Sikado na. Basta, you know, sige, let's see, 1.5. Shangri-La Beach is 15,000. Okay. But notice the feeling when you come into this and this. Correct. Yeah. It's maaliwalas, maliwanag,
malinis, maayos. Mm. Pero dito, Gina yan, tigang na eh. Exactly. Right? So, again, in the end, because you want the formula of success, okay, the first thing you want to understand, do not look at first the how to be successful. Mm-hmm. First thing first is look at where you are planted, your own environment. Wow. Mm. Ganda, coach. Okay. Ako, ang nakukuha ko dun, yung importance ng lagi mong sinasabi sa amin. Kasi ako parang ilang beses ko narinig to yun na explore and experience new things. Mm. Kasi these are the things na maybe hindi pa natin alam right now, pero these are also the things that are going to expand us. Yeah. Yung pala yun, yung sinasabi mo, coach, na ano, huwag niyo akong tingnan sa kung ano akong meron ngayon. Kasi yan, pag tinignan natin yun, parang na-frustrate yung mga tao eh. Mm. Na ito na yung success. Gusto ko ganito din yung mangyayari sa akin, yung nangyayari ngayon kay Coach Russ. Pero, syempre, there are things na pinagdaanan mo bago ka mapunta doon. And, question ko dito, kasi part of your, ano, your sinasabi is nasa stumble upon mo lang eh. Parang natitisod ka lang. Nangyari to sa kuya mo, binugbog ka, and you had to go out of the house na situation yung nag-arise para mag-set sa'yo ng gano'n. If magsisimula to sa tao, oo, narinig ko, coach, na first things first, clear your environment, check your environment, mag-expand ka, learn and grow new things. Kung sakali na, sabihin natin, there are people who are experiencing this na andun pa yung ano eh, pumipigil sa kanila, andun pa yung mga paniniwala nila na hindi okay to, hindi kaya to, I have to live with my family, hindi ko kakayanin to, ay yung mga limiting na hindi ko kaya. Ganyan. Ano yung masasabi mo sa kanila bilang magsisimula sila sa personal development? Unang-una, klaruin mo muna anong gusto mo sa buhay. Yan. Yan. Kasi kung hindi ka clear sa gusto mo sa buhay, maaring you will just stay where you are. Kasi hindi mo alam, meron palang option iba eh. First things first is the most important part here is you must admit and you must confront yourself that my life is not what I want to be. Yeah. Okay, and some people always hear, okay lang naman eh, gusto ko lang mang simpleng buhay. Oh, yeah. But the whole truth here is, it's not okay. Mm-hmm. Yeah. Naman. Yes. Because you know you deserve better. You know you deserve extraordinary life because that's who you are. Yes. Mm. Except that we settled for just okay lang ako, which is not really okay. A lot of people would say, comfort zone. But here's the thing. It's not comfort zone. It's shitty zone. Yes. Mismo. Agree. And the shit becomes so fragrant for you that you stay there until age 70 and you say, ito lang yung buhay. Mm. And I'm so sad that 80 or 90, 95% of humanity live their life as if their life is nothing. Yeah. Correct. Yeah. Choosing to be less. Why? Because we're just okay by just being okay. Mm. And being okay at the level of life is not okay because we know we were all designed for greatness. We're all designed for extraordinary, except ordinary is okay. Mm. And I know a lot of people say, okay lang ako sa simpleng buhay, sinungaling yan. Correct, correct. Nag-settle na lang. Nag-settle na lang. Justify na lang. Oh. Yeah, tapos sabihin, will ni Lord, ay, gaga. Dinamay pa si Lord. Bakit? Yung bang mga kayamanan? Di ba? Lang. Totoo. Yun bang kayamanan para lang ba sa mga anak ng Satanas? Yun hindi. Di ba? Yung pera at kayamanan para sa anak ng Diyos yan. Tama. Yeah. Correct, correct. Bakit correct. Mga anak ng Diyos purita? Kasi there's a block. Yeah. May paniniwala, may takot. Correct. Correct, correct. Di ba? Correct. Sabi nga ni Christ, I came so that you might have life para magkaroon ka ng magandang buhay and live it abundantly. Yo. And how come we settle for scarcity na okay lang? Hindi eh. Mm. Tanggapin, no? Kailangan tanggapin mo, acknowledge mo. Totoo. Hindi okay to. Hindi okay na ganito yung kinikita ko lang. Ang dami ko pang paharap na kapataan ko. Tapos pag nahirapan, sasabihin mo, baka hindi to para sa akin. Hindi. Hindi. Okay. Tamad ka lang. Real talk. Ayaw mo lang lumabas sa pagiging average mo. Correct. Because here's the truth, no? If you do a poor job, what kind of reward will you get?
Nothing. Nothing. Mm. You will be asked to resign, you will be downsized. In fact, tatanggalin ka. Yeah. Pero may kilala ko, bago tinanggal, umalis na lang. Maganda yan. But may offer daw. Oh, yun. Oh, yun, yun. Now, if you do a good job, what kind of reward will you get? Good job. No. No. Poor reward. Poor reward. Because average equals poor. Yes. Let's be real. Minimum wage. Are you happy that you're being paid minimum wage? Yeah. Ask me why your minimum wage. Why? Because you're just doing a good job. Yeah. Because good equals poor. Mm. Good now, equals if you do an excellent job, what kind of reward will you get? Excellent. No, only good reward. Oh. Because if you want, and you just mentioned it, you want my life, all areas, yeah. Do an outstanding job. Yeah. Meaning, you go play full out in every aspect of your life, OA na kung OA, but the rewards are all there. Ganda. Ganda na. May question na ako dyan, Sobno. Why do you think people are choosing to, kasi choice naman to at the end of the day. Yes. Why do you think, yun yung sabi mo nga, no, that 90 to 95% of the people na maybe alam naman nila, lalo na ngayon, digital age, diba? YouTube, TikTok, alam naman nila na pwede naman talaga maging successful kahit sino eh. But at the end of the day, they still choose to be in the comfort zone or in the shitty zone. Bakit mas pinipili ng tao yun? Okay. Kukontrahin kita dyan. Okay. Kontrahin mo nga yan. Ikaw na lang sinasabi niya. Okay. Tatanong lang. Agi na lang. Okay. It was not their choice at that moment. Oh. People are just doing what they know that's best for them. Correct. Best way they know how. The reason why they are there simply because they are at the lowest consciousness level of humanity. Ang tawag dyan, culturescape. Culturescape. Okay. 90 to 95% of humanity lives there. Ano yung culturescape? Yan. Okay? Yan. Ito yung napanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Okay. Wala na akong magagawa eh. Mahirap lang kami eh. Wama ako. Which means I am the victim here. Okay? And a lot of people live there. Now, by accident, okay. Yan. You move to the next level. Yan. From culturescape by accident, paano ka ba? Ano yung bakit by accident, no? You did not go the usual track. What's the usual track in the culturescape? Anak, mag-aral ka lang mabuti. Yan. Para pag may maganda kang grades, makapagtrabaho ka na maayos. Okay. At pag 60, 65 mo, nakapag-SSS ka, may mga retirement fund ka, you will die happy and successful. Yeah. Totoo. Sinungaling. Sige nga. Rich na. Sige nga. Tignan natin. Meron ba kayong kilala sa buhay ninyo by 65? Yan na ginawa. Nag-aral, nagtrabaho ng 30, 40 years. Up until now. Ano ko? Na-happy ano? Sila. Broke. Unhappy. That's the biggest lie. Agree. And yet people believe in it. Again, bakit by accident? Because these people by accident move to level 2. Yeah. We call it awakening. Yeah. So sino itong mga taong to? No? Pinagtatawanan ninyo, ako hindi, respeto ako sa nila, ito yung pumapower. Power. Ako, hindi ako tumatawa. Hindi ako rin, hindi. Kasi power. Ako, tropa yan. The reason why I am where I am is because of the network marketing industry. Correct. Okay. I have so much gratitude and honor with network marketing industry. Not only network marketing, people who are in the insurance, people who are in the real estate, people who are in the direct selling. Because why? They're not in the usual track, which is 9-to-5 job, but they're in the unusual track, which is build your own business. Yeah. Now, in the awakening, you are not dependent on somebody else because in level 1, culturescape, you're dependent on your employer. Yeah. You're government. Dependent in the government. Government, company. But ito hindi na kasi you're on your own. Ikaw na yan. Okay? Now, ang tawag dyan, awakening. What's the word? Awakening. Which is nagising ka na yes, the world happens to me and I can choose. Yeah. That's the time they can now choose kasi alam na nila na choice ko pala maging victim but I can also choose if I remain victim or I take full responsibility with my life. That's level 2. So, huwag nating husgahan to na choice nila kasi hindi nila alam may choice sila. Yes. Ooh, in the first place, hindi pa nila alam. Wala pang awareness. Oh, kasi nga, hindi pa sila nagising sa katotohanan na lagi kang may choice.
Parang tayo din naman, 'di ba? Parang galing din tayo dun eh. Tapos napunta rin tayo sa awakening by accident. Ako by accident, kayo hindi. From nasa awakening ako, kinuha ko kayo sa culturescape eh. Kinuha ko 'to eh. So ikaw na. Ikaw na. Magaling naman. Ikaw na guest sinuno. Ikaw na yung guest. Ikaw dito, ikaw na magpalitan ng shirt. Ikaw na yung guest. Ako ang main speaker. Sorry. Tapos inaano mo yung sarili mo. So, taga. Sorry. Okay, so recap tayo, So recap, no? Okay. First, again, yung mga tao, it's just that, hindi sa ayaw nila, pero hindi lang sila aware. Yep. So yun yung tatawag na culturescape, no? Na kung ano lang yung parang paradigm nila, kung paano naipasa din sa kanila, yun lang din yung alam nila hanggang pagtanda. Correct. No? Yun lang yung aware, dun lang sila aware, di ba? Or consciousness nila. And then level two is you move, na-move ka doon by accident. Kagaya nung siguro yung nangyari sa'yo dahil naging classmate mo yung naging ka-dorm mo yung mayayaman. Di ba? At naka-attend ka ng isang event ng networking company na natauhan ka doon sa sinabi ng speaker. Oh. Right? In my case, na-invite naman ako ni MJ. Tapos pag-attend ko, si Coach Russ yung speaker, tapos doon naman ako parang, oy! Ito na yun. Kakaiba. So, sa, yan ang gusto ko sa ibalik mo sa akin pagiging bida. Siyempre. Ako naman nakaputi ito, di ba? Hindi naman magpuputi yan kung wala lang. Oh, di ba? Tinatrusto ko lang ito, di ba? Pero ganun. Kasi naghahanap ako ng ibang income. In-invite ako ni MJ, may career opportunity. Tapos pagdating ko, boss, si Coach Russ yung speaker. So, as in, bago po ko ng boss, mind blown talaga ako dun sa... Itong mga sinasabi ni Coach Russ, guys, sobrang liit na percentage pa lang compared pag na-experience mo siya live sa mga talk niya, sa seminars niya. So, talagang yun, solid yun. So, napunta ka na ngayon sa awakening. Yep. After nun. Now, awakening, dun ka muna magbabad. Okay. Okay? Oo nga. Kasi... parang iOS lang yan. Okay. Mm-hmm. Diba? Kailangan mo i-reset yung sarili mo. No? Mm-hmm. So, I want you to understand awakening. But before I go into that, credit muna. No? This is from the book of Extraordinary Minds by Vision Lakyani. Vision Lakyani. Okay. No? He's a fine man. Go get that book. Okay? Okay. So, sa awakening, okay, that's where you now start to understand that personal development is the only way you can achieve anything and everything about life. Only way. Means you now introduce to number one, growth mindset. Okay. Number two, it also includes health set. Starting to take care of your body. Yeah. Number three also includes what? Your heart set. Very important. Emotions. Your emotion. Number four, okay. Start to take a look at on business set, which means you also need to learn about the business. Yes. Yeah. Career. Kasi kung puro ka lang this 1, 2, and 3, happy, fulfilled ka, pero broke ka. Naman. Yes. You have to match it with business set, career set. Okay? But all of these are useless that unless you go to soul set number five. Now, in the normal, traditional personal development, they only focus on money. Nothing wrong, nothing bad, except the more money you have, the more stressed you are. Simply because they did not focus on the other four areas. Are you with me? Yes. Okay. Yeah. Now, when you are starting your personal development right now, you make sure you take care of all of those five because that will actually start to recreate a new life for you that you even forget who you were before because now you have a daily practice to start working on internal. Okay, using some tools, affirmation, meditation, visualization, prayer, goal setting, all of that tools that are available from the book Think and Grow Rich that you keep on practicing up until your practice becomes your habit, your habit becomes your lifestyle becomes your programming, and it becomes who you are already. Nice. That's level two. May dalawa dyan, Coach. Nung okay na introduce ka na sa personal development, nakita mo na to. Was there a time na hindi ka naging consistent? Oh naman, Diyos ko. Kahit hanggang ngayon. Oo naman. At least honest. At kahit hanggang ngayon. Honest lang. Okay. Vulnerable lang ako ha. Yes. Kasi, di ba, I really love what I do. As in, whether I'm paid or not, talagang gagawin ko siya kahit araw-araw. Yeah. Except that people...
magbabakasyon. Mm. So the last work that I did was December 20. Okay. Okay. From December 20 to January 9, vacation. Okay. Sarap. Kasi nakita ko nag-Netflix kayo, nag-YouTube kayo. So, ganun din. So, I never went. Okay? So, for that particular time, ha? Tagal. Hindi ako nag-learning. Ooh. Okay? Hindi ako nag-workout. Mm-hmm. At eto pang matindi, no? Yung kain ko as in talagang kain kong kain. Mm-hmm. Okay? So, can you imagine in that how many days? Less than 20 days. 20 days? Nung when I went back to work, dati if I step into the stage, 1 out of 10 level self-assurance, 10 yun. Mm, mm. You were there, Paolo. Yeah. I was scared as shit. Yeah. Why? Because I was not in integrity with what I said I will do for 20 days. Can you imagine? Grabe. Ako na to, ha? Kaya, this is what I eat, breathe, and sleep. Tinuturo ko. 20 years tapos na yan. Tapos nilet go ko lang ng less ilang than araw. 20 days. Ganun na kaagad yung level of discouragement ko. Grabe. Ano pa kaya kayo na ang tatamad ninyo? Jomari, di nag-work out. Si Joms. Diba? Seriously, it's the level. That's why all of these are useless, not unless consistent. You start taking care of your character of consistency and integrity. Ah, yes. Actually. Correct. Yes. And there was a time before, but I'm now 52 this year. I'm still however, at a scale of 1 to 10, I'm consistent 9.5, 9.8, 9.0 at least. Layo na yan. Mm-hmm. But the only thing that I am truly crazy, as if this is brushing of teeth that I cannot let go, is my meditation. Yes, automatic. Matic na yan. Automatic. Matic na yan. Mm-hmm. Hindi na ako, parang meditate. A day is not a day without me going into my soul set or my spiritual mm-hmm. development mm-hmm. because it's just so amazing. Yep. It's just so amazing that I cannot let go of it. But more than that, it's already a habit. It's mm-hmm. already a lifestyle. So hindi na siya, whether poyat ako rin hindi, hindi na siya discussion. Yeah. Kung hindi, matik, pagkagising ko, meditate. Correct. Yeah. Ang maganda lang dito sa sinishare mo, Coach Russ, no? Especially to people na naikinig na talaga din sa amin who are maybe moving from culturescape, no, to awakening, yeah, is that this will be a journey. Hindi siya inasnap, okay ka na agad. Hindi siya inasnap, power na power ka na. Hindi siya inasnap na successful ka na, bagong buhay ka na agad, di ba? Imagine, Coach Russ, 20 years itong nagpe-personal development, guys. No, nasa tugatog na to ng personal development. 20 days lang sumablay, nayanig pa. Oo, nayanig pa. I'll tell you, ha, there was a time I heard from Anthony Robbins because Anthony Robbins was on the road 300 days a year. Ay, oo. He lost himself after that. Chucks. Because bakit? It was all about other people. Can you imagine, move from one country to another country and then hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin para sa iyong sarili. Mm. Si Anthony Robbins yan, ha? Eh, dito yan eh. Kaya, he lost himself. I heard that. I'm not sure of that, but I heard him talk about it. That do not lose yourself. Do not let go. Because when you start losing yourself because you're serving other people, that's the end of your journey. Mauubusan. Correct. Usually, Coach, anong reason bakit pumapalya yung mga tao? Or sabihin natin, ito for example, yung mga tao I choose to be irresponsible. Parang may hugot si Jerry, Coach. Classic, may gusto siyang intindihin. I think the benefit of that choice is much bigger. Yeah. Than the price to pay. Oh, correct. Okay. Klaro ba? Mm. Oh, ito another example. Okay. Again, big day ko. Tuesday, Wednesday this week. Big day yon. Big day. Gaano ka big? 4 million lang naman. Hindi pala. Minus tax, 3.8. 3.8. Okay. Big pa rin. 3.8. Big pa lang. Big day. Big day. No? So therefore, I cannot not go back to my usual routine. Yeah. So which means, if I don't go back to my usual routine, and when I stand up there, and yung level of assurance ko sa sarili ko is level 8, level 7, kakainin ako ng buhay ng audience ko. Yeah. So the price to pay for me not being level 10 is so big than the benefit of pagiging tamad. Okay. So it wasn't easy. So I went back to my OMAD. Oh. Right? And then, I went back
working out yung Tuesday lang. Oh, nung araw na yun. Oh. Grabe. Kailangan. Oh. Kailangan. Lahat. Kailangan klaro. Oh, okay. Kasi kung hindi, hindi ako pwedeng papasok sa room na level 9, level 8, level 7 lang yung aking self-belief. Mm. Kasi kakainin ako. Can you imagine? May audience where actually 10, 20, 30 tayo sa 30 years more senior than me, better than me, bigger than me. And here I come in alanganin. Kakainin ako buhay. Correct. So, which is the price to pay of that unsureness is bigger than the benefit pagiging tamad. Yeah. Okay. Yes. Ang ganda nun, Sob, no? Kasi kaya pong pala nasabi kanina sa amin na when you start to move from culturescape to awakening, dapat klaro ka muna ano yung gusto mo sa buhay. Yun. Yes. Kasi yun yung magpapaalala sa'yo everyday na kahit challenging, kahit alam mo yun, pagising mo sa umaga dahil January, ang lamig, nakatamad gumising. Mm-hmm. Pero since klaro ka na ito yung gusto mong klaseng buhay, ito yung gusto mong earnings, ito yung gusto mong ma-experience sa buhay, hindi, gagawin ko to. Exactly. More than the clarity, you need your fuel. Yeah. And your fuel is your why. Yeah. Now, let's talk about the four level of why. Okay. Okay. Yeah, the first level of why is to provide for my family's needs. Mm. Okay. Kung yan lang yung why mo, okay ka na sa pagiging okay. Yes. Di ba? Kasi buhay naman sila eh. Three square meals, good ka na yan. Okay. Yep. Naman eh. Now, if you're happy with that, nothing wrong except that here's the real truth. May mga pangarap ka. Yes. Correct. Yung mahal mo sa buhay may pangarap. Correct. Then if you're providing for their family's needs, you move to level two, which is provide for the people who you love, their dreams and aspirations. Yeah. Anong pakiramdam, Leo, no? Habang lumalaki ang anak mo, you can send them to the school that they want to study. Mm. Iba yun, masarap. Masarap talaga sa pakiramdam. Correct. Or anong pakiramdam, lalapit si nanay at sabihin niya, "Nak, gusto ko mag Hong Kong, kain tayo ng siomay." Tapos sabihin mo, "Tara, nay." Sure. Kailan mo ba gusto? Bukas? Next week? Yes. Ang sarap, di ba? Yes. Versus nay. Wala tayong pera eh. Alam mo namang hirap tayo ngayon, nay. Mm. Pero hiyaan mo, nay, one day. Di ba? Correct, correct. You have that desire. Yeah. Now, a lot of people move here. Yeah. Nagpabahay, nagka-kotse, nagka-negosyo, nagka-pera. They stop there. Mm. Nothing wrong, it's boring. Mm. Correct. Because you move to level 3 to help other people become you. Yes. Mm. That's why, kung nakita niyo OA yung kasipagan ko, di ba? Ako yung pinakamagang magising sa inyo, ako yung pinaka-late, araw-araw yan. Although I don't need to work, I want to work because I want all of you to achieve whatever I achieve, even greater and better. I want you to outshine my development. I want you to outshine my success. That's what I work for right now. Wow. Ganda nun ah. Ang ganda, coach. Ako kasi ano, while listening, parang natahi ko yung specific incident naman in my life from yung nasa culturescape ako. Ito, actually, props to Paolo. Kasi nung nag-i-start ako, dito pa yung ano eh, yung mga marami pang reason, ang hirap kasi, di pa ako knowledgeable, zero knowledge. To awakening part na ginagawa ko na yung mga commitment ko, daily morning routine, career development, personal mastery, spiritual development. Kaya lang, parang along the way, while practicing it, kaya nagustuhan ko yung sinabi niyong babaran eh, yung awakening. Kasi parang seeing my life, bumabad din ako dun for specific years. Pero right now, ang ganda rin na nangyayari sa akin. Kasi along the journey, yung sinasabi niyo na why, dun ko na dig deep yung why ko. Kasi nung nag-i-start pala ako, from culturescape to awakening, na nagkaroon ako ng awareness to what's happening to me, to what are the choices that I'm making. Yung why ko pala is medyo surface level pa. Mm. Nung along the journey, tinutulungan ako ni Paolo, nadidigdip ko up until eto na yung solid na why ko. Eto na yung fuel. Eto na yung something na hindi makapagpa-stop sa akin sa ginagawa ko. Exactly. That's why we all talk about success, but ano bang definition ng success mo? Yeah. Right? And at the end of the day, my only definition of success, which is really growing to the best ability of who you can, which means there's no ending. Until the last day I breathe, I grow, I expand, I be the best of who I am. For what sake? To create an impact to the world. Mm-hmm. So which means the fourth level of why
is to make sure that when the day comes, when you're in front of your creator, you can say, here I am standing in front of you. And the only thing I want to hear is, well done, my son. You have lived a life in service for people because you have grown so much to support them. Wow. Ganda naman nun. Kita mo yung voicing, ba? Oh. Well done, my son. Parang naging si creator ka. Oh. Okay, teka lang. Ha? I-absorb muna natin. Hinga muna tayo, guys. Hinga muna tayo. Breath, inhale. And exhale. Grabe, ang daming principles nun. Oh. Diba? Di pa nasa may four whys, merong skill sets, di ba? Culturescape. May culturescape. Okay, okay, napaka lupit nun. I guess yun yung hindi naiintindihan ng mga tao eh. Kasi kaya, a lot of people are focusing on, paano po ba yan? How to? Di ba? Without understanding that success is not about the how, but it's all about, ang ganda nung sinabi mo kayo na Sob, yung environment mo. Di ba? Gusto mo nga maging successful, nakapaligiran ka naman ng mga taong scarcity mindset, ang hirap. Mahirap. Napapalibutan ka ng mga taong walang pangarap sa buhay, mahirap. So, for you to become successful, yan yung first step mo. Check mo muna yung mga nakapaligid sa'yo. Correct. Matutulungan ka ba nila? At kung hindi, love them from afar. Diba? Sabi mo sa amin. No judgment. No judgment. Baka hindi lang sila match sa gusto mo mangyari sa buhay mo. Exactly. Diba? Next is clarity. Ano ba yung gusto mo munang mangyari sa buhay mo? Kasi lahat ng choices mo meron yung price to pay and of course benefit. Yeah. At I guess yun yung mahirap. Kaya ito yung mahirap success for me. Dahil lahat ng how nandyan, lahat ng successful na tao nandyan, may documentary, may steps, may libro. Yeah. Bakit di lahat successful? Kasi yung discipline ng mga taong yun, yun layo. Yung price to pay eh. Layo, eh. Na yung iba, kagaya nung sinusunod ni Jerry kanina, di ba, na choose to be responsible, eh, masarap sigurong mag-boyfriend, mag-date. Diba? Hindi ko ba naliligaw? Babae pala yan? Ay, babae ba? or mag-Netflix. Hindi, in general. Okay. Mag-Netflix, tama rin. Diba? So, I guess yun yun. Kaya, hindi ganun kadali. Na porque nalaman mo yung how to's, hindi. Are you willing to do whatever it takes? Yeah. Are you willing to commit? We call that pay the juice. Pay the juice. Because, that's why, awakening stage will take a while. Tagal, no? Because you're recreating, number one, new mental memory. Yes. That the mental memory is all about growth. Yeah. Again, we were all told the growth will stop until college. Yeah. No, it's a never ending. So it's a new mental memory. That mental memory is useless not unless you have a new emotional memory, which means it's all about happiness, gratitude, bliss, excitement, and fun, no matter what. And that's what's called enthusiasm. Wow. Which means act despite of fear, act despite of luck, act despite of anything that's going on out in your life. Ganda. But the most important part here is a new body memory, which means, anong oras ka nagigising? Yeah. Diba? Pagkagising mo, anong ginagawa mo? Yeah. Pagkatapos the entire 9 to 7 to 8, what's your work ethics? Yeah. Kasi, kung wala kang work ethics, gusto mo ng freedom, wala, broke ka talaga. Mahirap. Unhappy ka talaga, whether you like it or not. Okay? So again, the level 2 is actually a conditioning of your new so that you now move to level 3. Yan. And level 3 is what we call reconditioned. Recondition. Which means you are now operating a new consciousness that you forgot about you being a victim or you working on you, because at level 3, the world is inside me. Now you understand that your success is never about what's going on external or your hard work, your goal setting, or your affirmation, your gratitude, but it's all about what's inside my heart. And the biggest tool here is meditation. Okay? Literally, if the world is inside me, and if I can quote this in the Bible, seek ye first the kingdom of God. If I may ask you, Paolo, nasaan ba ang kingdom ng Panginoon? Nasaan? Nasa langit. Saan yung langit? Ano? Walang alam to. Wala eh. Nasa puso, di ba? Nasa puso. Claro. Nasa heart, yeah. But
how do you now train your heart so that he can live? He can stay inside me. Diba? Kung marami kang sama ng loob. So yung loob mo, sama. Paano papasok yung kagandahan? Patawarin mo na, Jeric. Pakain. Diba? Correct, correct. And correct. The seeky first, in terms of action, is not about dance and song for him, but it's about following his instruction. Be still, know that I'm God. Yeah. Ibig sabihin, relax ka lang. Ako bahala sa'yo. I got you. So you have a time in your life, you just sit down and practice, do nothing. Listen to his voice. Because I believe God's one and only voice is silence. And wow. When you're in a silent mode, he will instruct you what you need to do the whole day. And you'll just be amazed where you need to be. You didn't even have to think of it. There you are. Who you need to meet. You don't even have to ask for people to connect you. It's connected. That's why at level 2, you still set goals. At level 3, you need not to set goals. Ask me why. Why? Because he will work for you to create that. All you need to do is set intention. Wow. Ang ganda nun, coach, yung practicing being still. Kasi nung first na naririnig ko sa iyan, na nakaupo ka lang, meditation. Kasi ako, I used to practice 6 phases, di ba? Tapos from 6 phases to nothing, na upo ko lang, parang silent. Parang may part sa akin na ano ba to? Na parang nire-resist pa. Because sa 6 phases para sa akin ha, is very good with level 2. Because doon ka pa natututo ng clearing. Doon ka pa natututo ng gratitude, ng visualization. Okay? Tatrabahuhin mo ikaw internally. Yeah. Now, dahil nasanay ka na, na-recondition ka na, pwede mo na siya pakawalan because way of life mo na eh. Correct. Ngayon, level 3, surrender ka na. Yes. Kasi, mag-visualize ka ng brand new house. No? 3-bedroom. Eh, hindi mo naman alam anong gusto niya para sa'yo. 6-bedroom pala. Diba? Naalala mo, papatayo kami ng bahay sa Lukban. Diba? Sabi ko, perfect na to. Grabe to. Ganda. 5,000 square meters. Yung una. Oo. Grabe. Plano kami. Left and right. Ginastosan ng gusto. And all of a sudden, May lumabas. Times 10. Ang ganda. Grabe. Yun paling para sa akin. Oo. Yes. So, yes. I don't ask. I just sit down and wait for instruction. Yes, coach. And ayan yung ano, to continue, no? Yung, nung, ayan na, lumabas na yung ano, yung aliliw, di ba? Ang ganda, sa Lukban. Parang, siguro kailangan ko rin talagang gawin and mag-commit ako to it. Kasi, to be honest, yung mga clients that allowed me to enter one of the premier association award dito sa, ano, sa Philippines and globally, is because of sitting still. And for me, that is the perfect time wherein God aligns with me. Kasi may mga tao akong biglang naisip that time, nilalet go ko. Pero bigla ko silang natatandaan for some reason. And then after meditating, I'm communicating with them. You know why? Why, coach? Culturescape is I work for you. Awakening, I work for me. Reconditioning, now I know who I am as God's creation. He works through me. Yan. Ganda. Pero willing ka bang makinig sa instruction niya? Kasi pag nag-meditate ka, grabing intuition mo. Yes. Correct. We were together 2 days. It was a brand new program. Sobra. Saan ang galing yun? Correct. Step by step yun eh. Exactly. Oh. So if you notice, all my works, no plan. But it comes out more than perfect. True or true? True. Ask me why. Why? He works through me. Yo. But how can I allow him to work through me if I don't even take time to sit down, be quiet, still, and listen to his instruction? Because when you listen to instruction, your intuition is at a high level 10. Correct. 10x. Your work, you're actually operating through him.
Ganda yan. Yun yung tinatawag na may bumulong. Alam mo yun, may bumulong sa'yo eh. Marites. Marites. Iba yun, iba. Iba. Sabi. Yung kasama ni Marites, si Marisol. Marisol. Hindi, ito yung may bumulong sa'yo. Parang may idea kang naisip na I think hindi mo siya basta-basta maisip on a normal day kasi busy ka eh. Busy ka mag-cellphone. Yeah. Busy ka sa trabaho mo or panonood ng Netflix. But when you sit down, stay in silent, be still, doon pumapasok yung mga ideas because I think, ano yun eh, yun nga, yung bulong niya galing sa kanya because you're connected to the source. Ito lang. Marami ring gumaganon, di ba? Meditate. Di ba? E tinulog ulit. Yun, patay. Kumikilala kong ganyan. Reset, reset yan. Now, anong problema ko dyan? Ano? Hindi ba deep meditation? Kasi pagkatapos mo, marami siyang instruction, actionan mo na kagad. Yeah. Ang tawag dyan, inspired action. Itinulog. Itinulog. Nawala. Nawala. Nakalimutan ulit. Kasi bakit? Mas importante pa rin yung ego need to sleep. Yeah. Price and benefit din. Exactly. Than making my life purposeful to serve the world. Wow. Correct. Okay, Sobso. Sige, since napag-uusapan na natin to, sinabi natin sa mga previous episodes natin, di ba, na pag-uusapan natin yung tungkol sa meditation na yan. Bakit ba yan importante? Paano ba yan gawin? Correct. At ano ba yung mga, yun, mga benefits na makukuha natin dito? Saktong-sakto, nandito na kung kanina namin siya natutunan. Ito na. Ito na, siya na mag-e-experience. Benefit na muna. Benefit na muna. Okay. I'm sure excited na kayong mas matuto pa sa mentor naming si Coach Russ, pero bibitinin muna namin kayo. Sa next episode, pag-uusapan namin ang mga benefits ng meditation, kung paano ba ito ginagawa at ano ang mga magagandang naging epekto nito sa buhay namin. Kaya tune in lang and see you on the next episode of Timawa Podcast.